Hello guys! Ibabahagi ko sa inyo ngayon ang tatlong epektibong paraan sa paggamit ng asin. Ito po ang tamang paggamit ng asin sa loob ng ating bahay para makaakit ito ng kaperahan at swerte. So ganito po guys yung aking ginagawa sa aming bahay para mag-akit ito ng maraming kaperahan at swerte. Alam nyo ba guys na malaki ang kahalagahan ng asin sa ating buhay? Malaki po ang ginagawa nitong benepisyo pagdating sa ating kayamanan, kaya dapat tama po ang paggamit ng asin sa ating bahay. So unang-una guys, ang ibabahagi ko po, ang unang paggamit at tamang paggamit ng asin sa bahay ay maglagay po kayo nito sa isang maliit na plastic o lalagyan. Pwede rin po sa maliit na garapon, pero mas mainam guys, ilagay nyo po ito sa maliit na plastic. At ilagay nyo po ito guys sa inyong bintana o kaya naman malapit sa pintuan. Kasi po bawat sulok ng ating bahay pinapasukan po ito ng mga negative energy. Kaya dapat meron po tayong pangontra sa ating bahay na papasok ang negative energy para maharangan po nito yung mga negative energy. Para mapanatiling positibo ang ating tahanan, ilagay po natin ito sa ating bintana. Bawat sulok po ng bintana, maglagay po tayo ng asin para maghatid po ito ng swerte or mag-welcome ng swerte. Lalong-lalo na po sa ating pintuan, maglagay po tayo nito sa itaas ng ating pintuan sa entrance door ng ating bahay. At ang pangalawa naman po, ito yung isang garapon ng asin. Kailangan po meron tayong isang garapon ng asin sa ating tahanan. Meron po tayong limang tinatawag na limang garapon na pampaswerte kasama na po yung asin dito. Kailangan po natin guys punuin yung isang garapon ng asin kasi nagsisimbolo ito guys ng balancing enerhiya. Tinataboy nito yung negatibong enerhiya at wini-welcome nito yung positibong enerhiya po. Ito rin po ay pampaswerte sa negosyo, kapirahan at kalusugan. At pinoproteksyonan din po nito yung ating kalusugan para hindi tayo makahikayat ng kung ano-ano mang sakit sa ating katawan. So maglagay po kayo nito, pwede nyo po itong ilagay sa inyong kusina or kwarto. At ang pangatlo naman pong tamang paggamit ng asin, maglagay po kayo nito sa spray bottle. Ang tamang paggamit po nito, lalagyan po natin ng isang basong tubig na may asin. Tutunawin po muna natin guys yung asin sa isang basong tubig. At kailangan po itutunawin po natin yung asin sa baso. Hindi po dito guys kasi magbabara po yung tube nitong spray bottle. Kapag okay na, isalin na natin dito. At lagyan din natin ito ng green aventurine at tiger's eye na crystal. Original po dapat guys kasi ito po ay pampaswerte sa kaperahan. Lalong-lalo na kung mag-e-spray po kayo nito sa inyong mga pintuan. Malakas po itong mag-magnet ng kaperahan. So, ginagawa rin po namin ito sa aming bahay. Ito pong Green Aventurine guys at Tiger's Eye, available lang po ito sa amin. Kung nais nyo pong magkaroon ng dalawang crystals na ito, pwede rin po kayong mag-order sa amin o tumawag sa aming cellphone number na 0910-025-7566. Lahat po yan ay original, galing pa sa bansang South Africa. Lagi nyo pong isprehan ang inyong kwarto, entrance door o bintana. Kahit anong araw, kahit anong oras ay pwedeng-pwede para makaakit kayo ng pera. Kapag ubos na po yung tubig, pwede nyo na pong refillan agad-agad. So yan lamang guys, yung tatlong paggamit ng asin para makaakit ng swerte na proven and tested na po dito sa aming bahay. Pwede nyo rin po ito guys gawin pagsabay-sabayin ang tatlong ito para sunod-sunod ang swerte na darating sa inyo. Lagi niyong tatandaan ang lahat ng ito ay mga gabay at pampaswerte lamang. Sabayan pa rin natin ang pagsisikap, determinasyon, tiwala sa Diyos para makamta natin ang lahat ng ating mga pinapangarap. So hanggang dito na lamang po. Maraming salamat.